Ngayong Martes, makakasama natin para maghatid ng mga balita at impormasyon si DSWD Undersecretary Edu Punay. Yusek Edu, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali niya sa ating mga taga-subaybay sa bagong Pilipinas ngayon. Bigyan mo kami ng update sa 4Ps sa DSWD. Alam ko may maganda kang ibabalita sa amin. Yes, kasamang niya. Ano, good news po ito sa ating mga kababayang miyembro ng 4Ps. Dahil kung natatandaan niyo po, meron tayong ginawang reassessment dito sa ating 1.1 million na 4Ps beneficiaries na dapat due for graduation under the listahanan 3 po. Natapos na po yung review na inuutos ni Secretary Rex Gatchalian at ang resulta po nito, meron po tayong 761,150 na beneficiaries ang mareretain niya sa 4Ps program. Ibig sabihin, sila po ay hindi gagraduate, tuloy-tuloy po sila sa programa po natin dahil sa assessment po nakita po ng ating departamento na sila po ay talagang mahirap pa rin at nangangailangan pa rin ng assistance under the 4Ps program at ang ibig sabihin po nito ay yun nga po, sila po ay mareretain sa 4Ps program. Ang nakita pong dahilan ng departamento ay ang impact po ng ating pandemic, no, kasamang niya, no, nakita natin yung impact na pandemic, talagang marami ang nawalan ng trabaho at talagang naghirap nitong pandemic kaya sila ay karamihan dito talagang due for graduation na pero dahil sa pandemic bumaba ulit sila dun sa poverty level kaya kailangan pa natin silang bigyan ng 4Ps program. Maganda yan, ano, kasi siguro yung mga iba nangangamba na baka mawala sila sa listahan at ito sinasabi mo nga more than 700,000, almost 800,000. Yes. Kasamang niya, no, out of the 1.1 million na ating ni-reassess, 761,150 yung for retention, pero meron tayong 339,660 na due for graduation naman po. Ibig sabihin, ito talaga yung mga na-assess natin na hindi na po mahihirap. Non-poor na po sila at talagang sila gagraduate na sa 4Ps program. Ang ginagawa po dito sa mga graduations po natin, sila po ay ini-endorse sa mga local government units at binibigyan din natin ng mga iba't ibang assistance or mga programa tulad ng Sustainable Livelihood Program para matulungan pa rin sila. Kahit wala na sila sa 4Ps program po, ay sila tuloy-tuloy na bibigyan ng assistance ng pamahalaan. Okay.